Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito pong ating weather update ngayong araw, November 30, 2021. Yung minomonitor nga po nating sama ng panahon, ano, ito nga po ay naging isang ganap na bagyo yan. Ayon po yan sa ating Japan Agency at ng NOAA. At ito nga po, ano, ay umabot na sa tropical storm category. At ito, tinataglay nga po nito ang lakas na abot na 65 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na abot na 80 km per hour. Ang direction nga po nito ay northwest sa bilis na 15 km per hour. At di naman po inaasahan na papasok sa ating bansa itong nasabing bagyo. At ito nga po, no, ay may posibilidad pa na umabot ng typhoon category habang nagko-curve po yan papunta sa silangan ng Japan. At pagdating nga po, no, pag nagsalubong na sila ng amihan, ito nga po ay bahagyang hihina na or posibilidad na malusaw na rin po isa. Sa ngayon nga po, ano ang nakaka-apekto sa ating bansa, yung ating shear line dito sa extreme northern Luzon ay may mga posibilidad na pag-ulan tayong mararanasan. Mga localized thunderstorm, posibleng asahan sa may Metro Manila. At magiging maganda naman po ang lagay ng panahon sa Bicol Region, sa Visayas at maging sa Mindanao. Maliban na lamang po sa Palawan na may mga posibilidad na isolated rain shower. Check natin, ano, yung ating satellite image kung saan nga po. Makikita natin na mga bigla ang pagbuhos ng pag-ulan dito sa extreme northern Luzon. At may mga maninipis na kaulapan dito po yan sa parte ng ating northern Luzon. Sa may Metro Manila nga po, ayan, kung mapapansin natin, magiging maganda po ang lagay ng panahon. May mga posibilidad tayo ng mga localized thunderstorm na asahan dyan. At dito naman po sa may Mindoro Province, na may posibilidad tayo makaranas ng mga isolated rain shower at magiging maganda naman po ang lagay ng panahon sa may Bicol Region. Dumako naman tayo sa Visayas kung saan nga po, ano, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. Wala po tayong inaasahan na anumang malalakas na pag-ulan. At maging dito po sa may Mindanao. May mga mararanasan man tayong pag-ulan dito nga po sa may Zamboanga City, sa Davao, sa General Santos, sa Sarangani. Asahan po natin yung mga may hina at katamtamang pag-ulan. At dito naman po sa may Palawan, ganun din po, magiging maganda ang lagay ng panahon. Wala tayong inaasahan na anumang malalakas na pag-ulan. At dito po sa may Batarasa, may mga manintipis po tayong kaulapan na posibleng magpaulan. At dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast, ano, kung saan nga inaabangan natin kung saan pupunta ito nga nasabing bagyo. By December 1, mapapansin nga po natin, ano, na ito nga po ay tuluyan mag-intensify at bahagyang lalakas yung ating amihan. And by December 2, makikita na nga po natin, ano, ito nga po ay nag-i-intensify pa at lumalakas yung ating amihan, makakaranas ng pag-ulan sa may eastern section ng Bicol Region at ng Visayas at maging Mindanao. By December 3, makikita na po natin siya dito sa may area ng eastern section ng Isabela at ito nga po ay papalayo ng ating bansa. By December 4, makikita naman po natin, ito nga po ay tuluyan lalayo sa ating bansa. At yung malakas na pagbugso ng amihan, yung po ang makakapagpahina dito sa nasabing bagyo. By December 5, naita nga po natin malakas ang amihan, malamig na panahon ang aasahan ng malaking bahagi ng ating bansa. At makakaranas po ng mga pag-ulan dahil nga po sa shear line itong Eastern Visayas at maging Mindanao makakaranas ng mga pag-ulan. By December 6, mapapansin nga natin na dire-diretso po, no, makakaranas ng pag-ulan ang Visayas at ang Mindanao. At nakikita po natin merong low pressure area sa labas ng ating bansa. At by December 7, mapapansin natin bahagyang hihina yung ating amihan at aangat ng bahagya yung ating shear line. Magpapaulan pa rin dito sa may Eastern Visayas. By December 8, makikita na nga po natin na umaangat yung ating shear line na nagpapaulan na yan hanggang sa may Bicol Region.
At pagdating naman po ng December 9, makikita natin yung pag-angat pa no ng ating shear line. At kung makikita natin ano malalakas na pag-ulan, posibleng maranasan yan sa Bicol Region, Metro Manila, at even extreme northern Luzon at eastern section ng northern Luzon dahil po yan sa ating amihan at ng ating shear line. Sa ngayon nga po, ito pa lang po ang available data natin sa ating advanced weather forecast. Inuulit po natin na ating advanced weather forecast po ay possible scenario pa lamang at marami pang posibleng pagbabago. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po sa mga minomonitor natin na weather system na pwedeng pumasok at makaapekto sa ating bansa. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat.